Isang magandang umaga po sa inyo. Welcome again sa Daily Walking with Jesus to Eternity. Basahin po natin ang pagtatapos ng aklat sa ikatlong sulat ni Juan. At ito po ay nasa verse 9 hanggang 12. Sumulat ako sa iglesia, ngunit hindi ako pinakinggan ni Diotrepes, na ang hangad ay siya ang kilanlin ninyong pangunahin. Kaya't pagparehan ko, uungkatin ko ang lahat ng ginawa niya. Ang kasinungalingang sinabi niya laban sa amin. At hindi pa siya nasiyahan doon. Ayaw na niyang tanggapin ang mga kapatid na dumarating ay hinahadlangan pa niya. At itinitiwalag sa iglesia ang mga ibig tumanggap sa mga iyon. Mahal kong kaibigan, huwag mong tularan ang masamang halimbawa kundi ang mabuti. Ang gumagawa ng mabuti ay anak ng Diyos. Ang gumagawa ng masama ay hindi nakakakita sa Diyos. Mabuti ang patotoo ng lahat tungkol kay Demetrio. At ang katotohanan ay nagpapatotoo rin ng ganyan. Yan din ang aming patotoo at alam mong totoo ang sinasabi namin. Pagpalain ng Diyos ang kanyang mga salita. Ngayon po ay meron tayong muling na-meet ng mga mananampalataya noon at mga leaders ng church. At kung kahapon ay nakilala natin ang isang mabuting pinuno, mabuting leader ng simbahan noon na si Gaius, ngayon ay makilala naman natin si Diotrepes. Si Diotrepes po ay isa rin na namumuno doon sa church. At ang sinasabi ni Juan ay sumulat siya sa church at parang ikinukomplain niya ang ugali ni Diotrepes. Ano pong uri ng pamuno o anong uri ng Kristiyano itong si Diotrepes? Si Diotrepes po ay isang Kristiyano na ang gusto ay siya ang laging mauuna. Sabi po dun sa English Bible, he want to be first. Gusto niya siya yung mag-lead, siya yung mauna. O gusto niya, palagi siya yung bida. Ayun. Ito ang ugali ni Diotrepes. At isa pa sa mga ugali na binanggit ni Juan ay hindi niya tinatanggap yung mga kapatid. Hindi siya sila bilang mga lingkod ng Diyos. Hindi siya tinanggap ni Diotrepes. Parang siguro inichupera, pero ganun ang pagkakabanggit. Hindi siya tinanggap. At nung pumunta siya dyan, sumusulat nga si Juan dahil sa ganitong ugali ni Diotrepes. At isa pa po, nagkakalat siya ng mga maling balita patungkol sa kanila Juan, patungkol sa mga manggagawa ng Panginoon. Sabi rito, spreading malicious nonsense about the workers, about us. Sabi, hindi lamang si Diotrepes na hindi niya tinanggap si Juan, bukod pa doon, naggawa pa siya ng mga hindi magagandang balita patungkol sa mga kapatiran. Sabi nga dito sa Tagalog, higit sa lahat yan, ang gumawa pa siya ng kasinungalingan laban sa amin. Yun po, gumawa siya ng malicious nonsense, spreading malicious nonsense of words. Tapos, sa pang ginagawa niya, he refuses to accept or welcome other believers. Nakakalungkot, ano po? Nangyayari ito sa loob ng church noon at ngayon din po nangyayari ang mga bagay na ito. Kaya nga po napakaganda na bigyan pansin natin to. He stopped those who wants to come to church and remove them from the church. Yung mga tao na nagwe-welcome doon sa iba, inaalis niya. Pinatitiwalag niya sa simbahan. At inaalis yung mga mananampalataya na binabawalan pa silang pumunta sa church. Ano kayang klaseng mananampalataya ito? Ano kayang klaseng leader ng church ito? Na yung mga pumapunta sa church, di po ba ang church ay open para sa lahat? Pero siya, iba ang kanyang saloobin. Anong saloobin niya? Ang saloobin niya, ayaw niya yung iba na pumunta sa church. At bagkos, siya pa ang nag-i-initiate na tanggalin sa simbahan yung mga taong ito. Nakakalungkot na mangyari ito sa loob ng simbahan. Dahil ang Panginoon ninanais na ang lahat ay maligtas. Ninanais na ang lahat ay ma-welcome sa church. Si Diotrepes ay hindi lamang yon, hindi lamang believer, maging sa mga worker ni Lord,
ay hindi niya welcome ang mga ibang manggawa kasi gusto nga niya siya ang mauna. Nakalungkot yung mga ganitong attitude. Hindi po ito kalugod-lugod sa harapan ng Panginoon. Kaya nga po, ano ang bilin ni Juan? Ito po. Do not imitate what is evil, but imitate what is good. Meron po tayong narinig na dalawang halimbawa ng tao. Si Gaius kahapon, isang mabuting Kristiyano, lumalakad, faithful to all truth, very, ano siya, hospitable. Kung merong dumating sa church, winewelcome niya. At higit pa doon sa winewelcome, tinutulungan pa niya. Very hospitable na Kristiyano. Ito namang isa, kabaliktaran, si Diotrephes. Ayaw niya na merong papasok na iba sa church. Siguro gusto nila, sila-sila lang. Ayaw niya na may mga manggagawa na dadaan sa kanilang church. Si Juan nga, hindi niya pinapansin. O tapos pa, nagkakalat pa ng hindi magagandang balita patungkol sa mga lingkod ng Panginoon. Napaka. Kaya nga sabi dito ni Juan, do not imitate what is evil, but imitate what is good. Gayahin po natin yung matuwid. Gayahin po natin yung nakalulugod sa Panginoon. At kung meron tayong nakikita na hindi maganda sa loob ng church, huwag na po tayong tumingin doon, ang tingnan na lamang po natin ay ang Panginoon. Yan ang sabi nyo, eh pastora, hindi naman po naman pwedeng hindi makita yun. Kasi po nakikita nyo po yung attitude nila. Nakaka-discourage. Nakakasama ng loob, nakaka-discourage yung makakakita ka ng mga taong nakasimangot sa loob ng simbahan para bang hindi welcome. Meron bang nangyayaring ganito sa loob ng church nyo? Meron bang mga tao na ganito ang attitude? Huwag nyo po silang gayahin. Ang gayahin nyo po yung mga tao na maganda ang ipinakikita. Oo, nakaka-discourage. Pero ipokus mo na lang, matuwa ka na lang doon sa mga taong magaganda ang buhay na sumusunod sa kalooban ng Panginoon. Dito nga po sa aklat ng 3 John, ay meron pa siyang binanggit na isang tao na gusto niyang maging halimbawa rin natin. Ang binanggit po ay si Demetrio. Sabi po rito sa 3 John, Demetrius is well spoken of by everyone and even by the truth itself. We also speak well of him. Binanggit niya ang isang pangalang Demetrio. Si Demetrio ay maganda, ipinamumuhay, nakaka-encourage siya. Kaya nga sabi ni Juan, si Demetrio siya. Ako magpapatotoo kung paano siya namumuhay, kung paano siya nagiging pagpapala. Kahit yung iba nagsasabi patungkol kay Demetrio. Di po ba napakaganda na sasabihin, masaya akong pumupunta sa church na yan kasi ang mga tao dyan very hospitable, wini-welcome nila ang lahat. Hindi sila namimili kung sino ang pumapasok sa simbahan. At bagkos sila ay masaya na wini-welcome ang bawat isa. Sana may ganun tayong attitude, di po ba? Meron tayong ganung attitude na kasi dati rin naman tayo ay dumating dyan. Tayo na yung mga leaders sa church, tayo na yung mga nandito sa loob ng simbahan. Kaya nga tayo, maging bukas ang ating puso sa mga kapatiran, sa mga magbo-walk by na gustong umattend, hindi man natin sila kilala, pero gusto nilang magsimba. Welcome po natin sila because the church is for everyone. Hindi po ito yung exclusive, but the church is for everyone. That is, yan po ang nais ng Panginoon na i-welcome ang bawat isa. At kung nandun na sila sa loob ng simbahan, ipakita natin na tayo ay mga Kristiyanong iniligtas, tayo ay mga kapatid sa pananampalataya na may mabuting pamumuhay. Sabi po niya rito, paalala po, do not imitate what is evil, but imitate what is good. Minsan sa ating pamilya, ang ama ay hindi nagiging mabuting halimbawa o ang ina ay hindi nagiging mabuting halimbawa o kaya si kuya, huwag mo na silang tingnan. Tingnan mo na lang kung ano yung maganda. Sino ba yung maganda example? Si nanay, maganda example. Gayahin mo si nanay. Si kuya, maganda example. Gayahin mo si kuya. Sa loob ng church, merong kapatiran dyan na masipag. Maging inspiration. Hindi lamang silang tingnan. Ikaw din, maging inspiration ka para sa iba. At tulad nga ni Demetrio,
Hindi siya nagsasalita, pero naging inspirasyon siya para sa iba. Huwag po natin gayahin si Diotrepes. Gayahin po natin si Gaius at saka si Demetrio. At pinapanalangin ko na tayo ay maging mabuting halimbawa para sa bawat isa. At yung ating paglakad sa katotohanan, ipinamumuhay natin ang salita ng Diyos ay isang magandang bagay. Tayo po ay manalangin at nawa, tayo ay maging mabuting halimbawa para sa lahat. Maging hospitable tayo sa lahat ng papasok sa loob ng church. And let us welcome everyone into the kingdom of God. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos at aming Ama, salamat po sa pagpapaalala mo sa amin patungkol sa buhay ng mga mananampalatayang ito na sa unang church, O God. Salamat sa buhay ni Demetrio, ni Gaius, Panginoon. Sana maging katulad nila kami na may pag-ibig sa puso, may pagnanais na i-welcome at tulungan ang mga manggagawa at maging mabuti kaming halimbawa na nakikita ng mga kapwa namin. Panginoon, dinadalangin namin na magawa namin ang tama at hindi ang mali. Panginoon, salamat po. Salamat. Sabi mo nga sa iyong salita, ang mga gumagawa ng mabuti ay nakakakilala sa Diyos. Ngunit ang hindi gumagawa ng mabuti at ang ginagawa ay masama ay hindi nakakita sa Diyos. Panginoon, tulungan mo kami na ikaw ay maipakita namin sa mga tao sa pamamagitan ng aming buhay na mabuti, may pag-ibig at may pagtanggap sa kapwa. Pagpalain mo po ang iyong salita sa aming buhay. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming samat dalangin. Amen. Maraming salamat po at salamat sa pakikisama sa ating Daily Walking with Jesus to Eternity. God bless you po.